Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Andito ako muli, si Teacher Marie, upang tulungan kayo na maunawaan ang inyong mga aralin sa MTB MLE 3. Handa na ba kayo? Tara na! Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng ikatlong markahan. Ang ating pag-aaralan sa linggong ito ay pagtukoy sa mga bahagi ng pahayagan. Sa module na ito ay inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod. Una, naiisa-isa ang bawat bahagi at katangian ng pahayagan. At ikalawa, natutukoy ang mga bahagi ng pahayagan. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay magbasa ng isang maikling dialogo. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Isang umaga, nakita ni Mang Celso si Isko na panay ang dipat ng istasyon ng telebisyon. Anak, bakit hindi ka mapakali dyan? Panay ang lipat mo ng istasyon. Ano bang hinahanap mo? Kasi po tatay, naghahanap ako ng balita na pwede kong ibahagi mamaya sa klase. Ganoon ba? Sige, tutulungan kita. Patayin mo muna yung TV. May binili akong dyaryo at dito ka tumingin ng mga balita. Talaga po? Wow! Ang galing naman! Iba-iba po palang balita ang makikita sa dyaryo. Tama ka, anak! Maraming bahagi ang pahayagan. Kagaya ng bahaging ito sa harap na nakasulat ng malaki. 20 bilyon ilalaan sa COVID-19 vaccine. Yan ang pinakamalaking balita ngayon. Ito pong balitang ito, bakuna laban sa COVID-19, isinasagawa na sa bansang UK. Anong tawag po sa bahagi ito? Ang tawag dyan ay pamukhang pahina. Pakitingnan mo din anak kung may informasyon dyan tungkol sa tubero para mapaayos ko ang gripo natin. Ang galing! Ang dami po palang mababasa dito. Hay nako! Ikaw talagang bata ka. Ang dami mong tanong. Ikaw, Celso, mamaya mo na turuan niyang anak mo. Kumain muna tayo at may online class pa ang anak mo. Ngayon ay subukin natin kung inyong naunawaan ang ating binasang dialogo. Una, sino-sino ang mga nag-uusap sa dialogo? Tama! Sina Isko, Mang Celso at Aling Nena ang nag-uusap sa dialogo. Ikalawa, ano ang napansin ni Mang Celso kay Isko? Mahusay! Napansin ni Mang Celso si Isko na panay ang lipat ng istasyon ng telebisyon. Ikatlo, ano ang hinahanap ni Isko sa TV? Magaling! Siya ay naghahanap ng balita na pwede niyang ibahagi mamaya sa kanilang klase. Ika-apat, ano-ano ang mga napansin ni Isko sa dyaryo? Mahusay! Napansin ni Isko na iba-ibang balita ang mababasa sa dyaryo. Ikalima, anong bahagi ng pahayagan ang nabanggit ni Mang Celso?
Magaling! Ito ay ang pamukhang pahina. Mahusay mga bata, totoong naunawaan ninyo ang ating binasang dialogo. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Ano nga ba ang pahayagan? Ang pahayagan, ito ay isang uri ng paglilimba. Naglalaman ito ng mga balita na nangyayari sa lipunan tulad ng mga impormasyon, kaugnay sa pampalakasan, anunsyo, libangan at iba pa. Narito ang mga bahagi ng ating pahayagan. Pamukhang pahina. Ito ang harapang bahagi ng pahayagan. Makikita dito ang mga pangunahing balita para sa araw. Nakasulat din dito ang pangalan ng pahayagan at petsa kung kailan ito inilathala. Balitang pandaigdig. Mababasa dito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang pampamayanan. Mababasa dito ang mga balitang nakalap mula sa iba't ibang lalawigan ng bansa. Pangulong tudling o editorial. Nakapaloob dito ang opinyon ng mga manunulat tungkol sa napapanahong issue. Kasama dito ang kartong editorial na naglalarawan sa isyung tinatalakay. Tanging lathalain. Sumasagot ito sa mga natatanging issue sa paraang hindi nagbabalita, kundi pananaw ng may akda. Ito marahil ang pinakamalayang bahagi ng pahayagan. Ang mga isyung tinatalakay dito ay maaaring patungkol sa isang personalidad, lugar, mga pangyayari at iba pa. Kabilang dito ang lifestyle, society, tourism, reviews, entertainment at culture pages. Anunsyo klasipikado. Nakapaloob dito ang mga anunsyo, iba't ibang hanap buhay, ipinagbibili, mga pinauupahan, serbisyo at iba pa. Pahinang panlibangan. Makikita dito ang mga balita tungkol sa mga artista, panlibangan tulad ng comics, crossword puzzle, horoscope at iba pa. Obituaryo. Nakasulat dito ang anunsyo ng pagkamatay ng isang tao at iba pang detalye gaya ng lugar kung saan nakaburol at petsa ng libing. At ang panghuli ay sports. Mababasa dito ang mga balitang may kinalaman sa larangan ng palakasan mula sa loob at labas ng bansa. Ngayon ay kilala nyo na ang mga bahagi ng pahayagan. Tayo ay dumako na sa isang pagsasanay. Piliin ang angkop na salita na tinutukoy sa bawat pangungusap. Una, makikita dito ang mga pangunahing balita para sa araw. Anong bahagi ng pahayagan ito? Tama! Ito ay pamukhang pahina. Ikalawa, mababasa dito ang mga balitang may kinalaman sa larangan ng palakasan. Anong bahagi ng pahayagan kaya ito? Magaling! Ito ay ang sports. Ikatlo, nakasulat dito ang anunsyo ng pagkamatay ng isang tao. Anong bahagi kaya ng pahayagan ito?
Magaling! Ito ay ang obituaryo. Ika-apat, nakapaloob dito ang opinyon ng mga manunulat tungkol sa napapanahong issue. Ano kayang bahagi ng pahayagan ito? Magaling! Ito ay ang editorial. Ikalima, sumasagot ito sa mga natatanging issue sa paraan hindi nagbabalita kundi pananaw ng may akda. Anong bahagi kaya ito ng pahayagan? Mahusay! Ito ay ang tanging lathalain. Ika-ani, mababasa dito ang mga balitang nakalap mula sa iba't ibang lalawigan ng bansa. Ano kayang bahagi ng pahayagan ito? Magaling! Ito ay ang balitang pampamayanan. Ikapito, nakapaloob dito ang mga anunsyo, iba't ibang hanap buhay, ipinagbibili, mga pinauupahan, serbisyo at iba pa. Ano kayang bahagi ng pahayagan ito? Magaling! Ito ay ang anunsyo klasipikado. Ikawalo, ito ay isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng mga balita na nangyari sa lipunan. Ano kaya ito? Mahusay! Ito ay ang pahayagan. Ikasyam, makikita dito ang mga balita tungkol sa mga artista, panlibangan tulad ng comics, crossword puzzle, horoscope at iba pa. Ano kayang bahagi ito ng pahayagan? Mahusay! Ito ay pahinang panlibangan. Ikasampu, mababasa dito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ano kayang bahagi ng pahayagan ito? Magaling! Ito ay ang balitang pandaigdig. Binabati ko kayo mga bata at nasagot ninyo ng buong husay ang ating pagsasanay. Maraming salamat! Hanggang sa muli, paalam!